Hi guys! Hello! Welcome to my kitchen. So ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano magluto ng gourmet tinapa. So kasi ano na, back to lockdown ulit tayo. So gusto natin yung mga ulam natin is medyo magtagal. So syempre pag pumunta tayo ng palengke, bibili tayo ng ano, tinapa. Pero ang tinapa kasi mga 1 to 2 days lang dapat yan. Kasi pag tumagal pa doon, medyo hindi na siya maganda. Medyo may amoy-amoy na siya. So ang gawin natin siyang gourmet tinapa. So, ang kailangan lang natin is tinapa. So, bali tinapa ngayon is mga 30 pesos per balot. So, ito, dalawang balot to. Na. So, bali 60 pesos. So, kailangan nyo lang ng oil. Olive oil ang gagamitin ko. Pero, pwede din naman yung mga regular oil nyo. Pero, syempre, mas maganda kung olive oil. Mas healthy. Tapos, mga vinegar, mga 1 tablespoon, 1 to 2 tablespoon. And then, eto, garlic, konti lang, sibuyas, chili, at syempre, lalagyan natin. Maganda, sosyalin. So, pwede nyo din siyang lagyan ng, usually nilalagyan to ng olive talaga, as in black or green olives, yung totoong olive. Pero dahil wala tayo noon, kasi nga, kung ano lang meron tayo sa bahay, syempre, ano, lumabas pa tayo para lang pumili noon para dito. So, yun. So, pwedeng wala noon. O kaya kung may carrots kayo, pwede nyo rin lagyan ng kamatis, yung buong kamatis, kalimbawa kung ganito, i-quarter nyo lang, so apat na hiwa lang. Basta hindi siya masyadong durog na durog pag niluto mo. Okay lang yun. Kaya lang, pag gusto niyo talaga ng medyo mas magtatagal siya, dahil gusto ko medyo patagalin to, hindi ko na siya lalagyan ng carrots or ng mga kamatis. Pero yung olive pwede yun pang matagalan. Basta ito lang ilalagay ko. Ito. And ito. Pwede itong pang matagalan para mas matagal siya. So ngayon, simulan na natin since na fillet na natin or na-debone na natin. So now, syempre, before we start, kailangan muna natin hiwain ito kasi syempre. Ang ating onions. So itong tinapa natin, tinapa or gourmet tinapa natin is pwede natin itong pang breakfast, pwede natin itong panghalo sa mga pasta, like yung tuturo ko din sa inyo yon sa mga susunod na pagkakataon yung ating tinapa pasta. So, simple lang pero social. So, yan. Tapos, ano siya? Para din siyang tuyo. Less salty nga lang. So, alam mo naman, ang pagkakaiba niya is less salty and the smoked flavor. So, at ang kagandahan kasi nga, yun nga, kagaya nga ng sinabi ko kanina, ang tinapa kasi is, subukan na kasi yan. So, ang sarap ng tinapa pag bago. Pero pag medyo hindi siya bago, parang hindi na ganun yung sarap niya. So kailangan. So, kung makabili tayo ng, siyempre, hindi tayo pwedeng labas ng labas kasi nga, lockdown na ulit. So, ang gawin natin, pag nakabili tayo ng medyo madami, gawin na lang natin siyang gourmet tinapa para ganun pa rin yung sarap niya. And, o nga pa, lalagyan natin siya ng peppercorn. So, yung buo. Hindi yung hiwa-hiwa na. So, ang gawin natin. Uy, baka tayo ng mga ilang piraso lang. Dagdag sarap. Oh, tsaka, I forgot to mention, we also need our bay leaf. So, bay leaves, kasi dalawa gagamitin natin. So, yan. Good to go na tayo. Makakalimutin talaga. So, yan. So, dahil all set na tayo, let's start. Now, let's start cooking. Isahan na natin ang ating adventure. So, ayan. So now, let's start cooking. So, mainit na ang ating, painitin natin. So, dahil may tubig-tubig pa, para mas mapulis punasan na natin siya. So, lagyan na natin ang, ilagay na natin ang ating olive oil. So, depende sa inyo kung gano'ng kagdami ang gusto niyo. So, ako kasi nag-a-add ako ng olive oil after. So, if kwari, luto na siya. Kasi mas maganda yung olive oil pag hindi naluluto. Especially kung extra virgin. Pero pag gusto niyo ng panglutong olive oil, ang bilhin niyo yung
regular olive oil lang. Pero pag may extra virgin na nakalagay sa packaging, it means that mas okay yun lang. Hindi nilulubog. So ingat lang tayo sa apoy kasi pag olive oil ang gamit natin, ano siya? Medyo mabilis siyang masinog. Hindi siya kagaya ng regular oil. So, kailangan alalay lang tayo sa ating apoy. Halo-halo lang everything. So simple. So, medyo hinati ko yung sili para alam mo naman ako. Gusto ko ng spicy. So, let's put our tinapang. So, yan. Ito ang star. So, ganyan lang siya. Let's put our peppercorn. Our bay leaf. Medyo hiwain natin. I mean, at the end. So, yan. Since ako kasi gusto ko ng medyo salty, so, lalagyan ko siya ng gusto ko kasi malasa. So, lalagyan ko siya ng asin. Although may lasa na yan, pero mas masarap kasi yung malasa. Tapos, konti lang. Magic syrup. Ganda flavor. Ayan. So, lagyan natin siya ng konting vinegar kasi puro siya. So, makakatulong ang vinegar para pwedeng lemon pero mas vinegar ang prepared ko yan. So, 1 tablespoon lang. So, yung iba hindi lang hinahalo yung vinegar. Okay lang sa akin. Pag naglagay ng vinegar, hindi lang hinahalo. But, sa akin okay lang. Okay lang ang pagkaloon. May help ko pa, sorry. So, ganyan lang sa... So, kung may olive, mas mabango. Yung olive talaga. May nabibili naman lang sa grocery, yung mga 100 plus. So, expensive, diba? So, wag na lang. May olive oil na naman tayo. Pero kung meron kayo, pwede. O kung mauubusin yung halimbawa ito agad, kakainin nyo naman hanggang mga 2 days lang, gano'n. Pwede na din kayo maglagay ng carrots, bell pepper, mga onion leeks, tomatoes. Ayun, masarap na ito sa kamatis. Pero, syempre, alam mo nyo yun. Hindi natin masisiguro kung magtataga pag may mga gano'n. So, mas prepare ko na yung ganyan. Almost good to go nito. So, tikman natin. Wow. Sarap. Sarap na guys. Sobra. Kanin pa more. Kung di pa ako kontento sa chili, palagyan ko pa sa chili flakes. Ta-da! Para medyo magka-color. So, dahil yan, tingnan nyo, nasipsip na ng tinapa yung olive oil natin. So, pag nilagay natin siya sa jar, nagdagan na lang natin ng olive oil. Ano naman yung olive oil? Pwede natin isabaw na sa kanin. So, ayan na. Luto na siya. So, okay na yan. Finished product. So, pakita ko sa inyo kung paano siya ilalagay sa bottle kahit alam nyo na. Okay? A few moments later. So, hello! Ngayon, roll back. So, before natin ilagay sa bottle, so syempre, it's plating time. So, para makita natin kung gano'n siya kasarap tingnan. On plate. So, dahil meron akong basil. I mean, this is parsley. So, gagamitin natin yan. So, ganito natin siya. So, let's plate. And of course, let's taste my favorite portion.
So yan. Ang ating favorite portion, let's plate. So siyempre kailangan nakaangat ang. So ganito lang talaga siya. So pag nilagay natin 'yan sa ating garapon. Saka na natin siya. O, di ba? Yummy. So, nagbabalik tayo ngayon. So, ngayon, it's plating time. Papakita ko lang sa inyo. I mean, tapos na tayo sa plating time. So, it's bottle time. Pwede natin ilagay itong sibuyas. Okay lang yun. Hindi naman ito mapapanis. So, yan. Tapos, kakainin na natin yun, di ba? Oops. So, yeah. Sarap na. Oh my gosh. Mapapalaban kayo sa kanon nito. Oops, natapon. Ulam ko na to. This is for my food. Mm. So, yan. Dahil medyo nag-dry up na siya kasi. So, syempre kasi sinipsip niya yung sabaw. Sobrang sarap niya talaga. Lalagyan natin siya ng additional olive oil. Sobrang sarap yan. So, chitang. So, pwede na siya. Ayan, oh, tatagal na siya. So, may ulam na kayo. Pwede na kayong araw-araw mag-gourmet na pa. So, yan guys. So, ngayon, it's time for me to eat. So, ito ang aking kakainin. So, it's eating time, judgment. So, kain tayo. So, wait lang. Kukunin ko lang aking isa pang ulam. So, yan. I'll eat it with my sinigang. So, ayan na nga, guys. It's mukbang time with my sinigang. Perfect po siya sa sinigang. And ito sa ating ginawang tinafa. Tinafa. So, so siyempre. Sa mga nakilala sa akin, kumakain po talaga ako ng sili. Harap. Together with this gano'ng sinigang ang aso. Sobrang sarap. Oh, siyempre, hindi ko natuturo sa inyo kung paano gumawa ng sinigang kasi wala namang siguro hindi nakakaalam kung paano gawin yun, di ba? Basta ang alam ko lang, sobrang sarap na. Tapos, kamatis. Tapos ito, pati ito, kinakain ko to. Grabe, guys. Huwag natutunan niyo ito. Actually, napakadali niya lang. So, pwede niyo subukan. Pwede niyo itong gawin sa tuyo. Adilis. Tanggalin niyo itong ulo. Harap. Noong dati kasi gumagawa ng gourmet tuyo. Sobrang sarap niya pag may olive. Olives talaga. So, paborito ko yung olives kung nakain ko yun. Sobrang sarap niya. At hindi pa siya. Kagandahan nito. Lalo kung mga katira sa kondo, hindi niyo na araw-araw kailangan magprito ng toyo or tinapa na maamoy. So once lang kayong mag-aamoy. So bagay ito pag pinrito to, pag niluto siyang ganyan, hindi siya ganun kaamoy eh. Ano ko dahil siguro sa olive. Olive oil ang ginamit. Or dahil kasi wala na siyang mga ulo-ulo. Grabe talaga. Masarap talaga. Luto mo. Kain mo. Talaga yung kung anong gusto mong kainin.
yun ang gusto, I mean, kung yun ang gusto kong lutuin, yun ang gusto kong kainin. Ayun. Bagay na bagay talaga siya ngayong lockdown season. Kung saan, hindi tayo nakakalabas ng bahay. Masarap. Pero pwede nyo siyang kainin ng ito lang. Kaya lang, kung maiba naman kayo ulam, next, ituturo ko sa inyo, paggawa ng tinapapasta nga. Sobrang panalo din nun. So, ano lang siya? Oil base. So, olive oil pa rin ang bila. Kailangan ko lang kubusin ko. At sarap. Hindi ko mapigilan. Mag-ingat sa mga nagda-diet at makakalimutan yung diet niyo. Makapang-kanin pa more. Baka naiinit na kayo. So, sige, tatapusin ko na to. Basta maharap siya, guys. Sobrang sarap. Pwede niyo pang gawing business. So, ayun. See you in my next video. Please like and subscribe na lang po para po magtuloy-tuloy po tayo.